yung mga antok na nararamdaman ninyo, tandaan niyo itong sinasabi ko. Pag lumabas na tayo dyan, mawawala yan. Kasi wala nang lecture eh. Pero pag may lecture, andun yung antok kasi andun si Satanas. Ayaw niyang matuto tayo. Kasi alam niya na pag matuto tayo, magiging malaking problema nila tayo. Sa pagsasaliksik ng kaalaman, marami kang mai-encounter na pagpigil sa'yo ni Satanas. Kaya nga jihad eh. Nakikipag-jihad ka. Dinidigma mo si Satanas at ang iyong self-desire para lang matuto. Gustong-gusto niyang pumikit ang mga mata mo para hindi mo masundan yung sinasabi ni Ustad. Sayang yung pagkakataon na mayroon ka na sanang maririnig na hadith na pwede mong maisabuhay. Pero hindi mo ito nasundan kasi natulog ka. Sinunod mo ang kagustuhan ni Satanas. Alam ko yung pakiramdam ninyo ngayon. Ha? Galing na ako dyan. Yung mga antok na nararamdaman ninyo, tandaan niyo itong sinasabi ko. Pag lumabas na tayo dyan, mawawala yan. Kasi wala nang lecture eh. Pero pag may lecture, andun yung antok kasi andun si Satanas. Ayaw niyang matuto tayo. Kasi alam niya na pag matuto tayo, magiging malaking problema nila tayo. Katulad ng mga ustad, napakalaking problema yan ng Satanas. Kasi nagsasalita ng katotohanan, biid nila sa pamamagitan ng gabay ni Allah, nakakapagligtas ang kanilang mga salita. Kaya ayaw ni Satanas na matuto tayo mga kapatid. Yung marunong, alam niya yung gagawin niya kung kailan siya magkakamali. Ano yung mga pagkakamali na hindi dapat na gawin ng isang tao. Pero yung walang alam mga kapatid, para siya naglalakad sa gitna ng gubat na napakadilim na wala siyang flashlight. So ano magagawa niya? Hindi niya alam yung dadaanan niya, pero yung taong may kaalaman, para siyang naglalakad sa gitna ng gubat na mayroon siyang flashlight na nakikita niya yung dinadaanan niya. Gustong-gusto ni Satanas na may ligaw tayo, bibigyan niya tayo ng problema para lang hindi tayo matuto. Sinasamantala yan ni Satanas. Yung mga pakiramdam natin, sinasamantala ni Satanas para hindi tayo makapag-focus sa pag-aaral natin. Kasi alam nila na once na matuto yung tao, magiging malaking problema na nila ito. Tapusin yung problema. Huwag dalhin yung problema para makapag-focus sa pag-aaral mga kapatid. Wallahi mga kapatid, ang kaalaman, ito yung kayamanan kailan may hindi maagaw sa iyo. Hmm? Kailan may hindi ito maluloko sa iyo, hindi ito mahuhudlap sa iyo. Ang kayamanan, ikaw ang mag-aalaga doon. Pero ang kaalaman, siya ang mag-aalaga sa iyo. Nawa ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.